isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagahayag na sumasalahat para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang kamaruan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, mga Hudyo o Griyego, alipin man o malaya, ay pininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinalino sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagaluan ng Panginoon
Panginoon ang mapagpapangarap sa niya. Pagkasabi ito, pinakita niya ang kanyang mga kamay. At ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang pangalagay nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ng Jesus, sumayin niyo ang kapalapa. Kung paano ang sinubo ang buwan ng Ama, ganoon din naman, sinusubo ko pa rin. Pagkatapos sila hininahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanyang mga kanilang mga kasalanan ay pinag-awan na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinag-awan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon Jesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin po ay ang kapistahan na Pentecostes. Ang sinabi ng Pentecostes, 50 days. Pente. 50. If it is after the resurrection. At sa araw na ito, ay makita po natin, tulad na pinahalap ko sa kasimula ng pagdurugo ng Misa, may apat na biyaya, muna, kapayapaan, peace be with you. Pangalawa, ay ang Espiritu Santo, ang kabiling mo, ang Espiritu Santo. Pangatlo ay ang biyaya ng kapatawaran. Pangapat ang biyaya ng kapangyarihan magpatawa. Pero isa lang po muna yung aming bibigyan ng pansin sa apat na ito. Yung pangalawa, ang Espiritu Santo. Bahagi mo ng pagkulis ng hindi ako namin ngayon ay sabi niya sa ating paginilay ng nakaraang linggo, sabi ko sa inyo ang ating ipanghelo namin ng nakaraang linggo na bago makilat si Jesus sa langit ay pinangako niya ang pagdating ng Espiritu Santo. Kaya po, yung kanyang pangangawin yung mga lugar po lahat ng bansa ay may tatlong elemento. Muna, binigyan niyo sila sa ala ng Ama na wala ng Espiritu Santo. Pangalawa, turuan niyo sila lahat ng mga pinag-uutos ko. Pangatlo, ako'y palaging sasawin niyo hanggang sa huling panahon. Kaya itong pangatlo, para magkaroon ng kadalaman, ay ako ay sasayin nyo hanggang sa huling panahon pagtalampakan si Jesus. Kasi bakit? Kasi ngayon, sa kabistahan na ito, ay pinaalala sa akin na rin, pinadala niya ang Espiritu Santo. Pinadala niya ang Espiritu Santo. Kaya yung bahagi na ipinangalan niyo sa ating ngayon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. Kailangan natin tanggap ang Espiritu Santo. Nang tayo bilhin mo tayo. Pero yung hapon sa pagdalingan ko natin ngayon ng Pentecostes, ay isang hapon na kung gusto ko ulit, pinangalan na sa ating ngayon, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Kaya naman, kung bakit pinapaalala sa amin, kasi nga ho, kung isang hindi tayo naging aware, na wala sa ating pagkaunawa, sa ating umisa ng parangalan, para ang Espiritu Santo ang parang isang mantika, isang matutulog na mantika, na andiyan, may mantika, pero hindi gumagawa kasi bakit matutulog
Kaya po ito na ginagamit ng mga karismatik na rin. Kalaw ko, is still up of the Holy Spirit. Hindi na lang, nakandiyan yung Espiritu Santo, pero ito, hindi natin pinapansin. Hindi natin pinapakitabahan. Pinabaliwalaan natin yung biyaya ng dulot ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Pero po, bahagi yun ang pagkulos na ito ay higit natin pakinabangan, lalo-lalo na ako kasi alam natin, ito rin po yung tawagin natin the birth. Ito rin po ay birthday ng simbahan. Sa panahon ng Pentecostes, isinilang ang simbahan gawa ng pagpapadala ng Jesus ng Espiritu Santo. Magamang po yung pagkilos ng Diyos, dahil pinagkap natin ang Espiritu Santo ang bangong isa sa atin, pero hindi na makikita sa simbahan. Kasi pa, ano ba yung simbahan? Ang simbahan ko ay ang gathering of believers, pagtitipon ng mga nananalangin sa Diyos. So, kaya kapag sinabi natin simbahan, lalo yung pagkilos ng Espiritu Santo. Although, it has the same spirit na sa pangkapisa sa pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pero, mas nakikita natin sa pagkilos ng simbahan. Pagkilos ng simbahan. Kaya napakalala ko yung pagkilos ng simbahan. Kasi dito, nagiging maluwagan na tayo ay pinalahanan ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Ama, at ang Espiritu ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ng simbahan. Kapag nag-isa ako sa pamamagitan ng simbahan, sa napakita ko natin, kasi yung simbahan natin, local church, yung year of the parish. Yung ating idea ay the parish, the kingdom of communities. Sa napakita natin, sa mismo parokya natin, sa bawat parokya natin, alam mo, kumisagin, wala mas yung sense of, kumisang sa karamihan sa amin, wala yung sense of parish life. Ang maligalapang ay makasimba ay maharap na dito. Pero wala akong problema. Pwede tayo magsimba sa ayaw ng uri ng simbahan ng Katoliko. Saan mang bahagi. Pag sinabi natin yung pagpunta ng kapag araw na dito. Pero yung pagkulos ng Espiritu sa ato ay higit po yung knowledge na makita natin na katulad na nakita ng mga maralang panagaya sa mga apostoles. Nakita sa mga apostoles na Lord na sa pagbaba ng Espiritu Santo, nagkakaintindihan sila. Nagkakaupuan sila. Kaya naman, makita rin po natin din sila ang para sa ating parokya. Maintindihan din natin yung pagkilos ng parokya na sinasabi natin na ito yung mas malapit na at sabi natin yung pinaka-tangible kapag pinag-usapan natin ng parokya, ang simbahan. The local church, yung kaisipan ng local church. Kaya sabi ko nga sa atin na si pagsimba tayo. Pero yun lang ba yung biyaya na bigay ng Espiritu sa atin? Na makapagsimba tayo para ang pag-aaral ng ito. Isa't na natin hindi na makikita ang pagkilos natin na masasabi ko natin kung nagulat ko sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga talagang na ang isimbahan ka may parang isang katawan, may iba't ibang bahagi, iba't ibang karisma. Kung
para sa ikalagalok ng buong simbahan. Sa atin, namin na namin na ba, hindi nakamanapit na yung paros lang. Alam mo, isang kasi yung problema ng aming pamilya, nasa ibig kasi tayo eh. Pero kung isang marami mo sa atin, lalo-lalo na yung lugar na ito, kasi ito ay marami rin yung mga tanggupahan. Sabi nga yung mga dating mga nakatira dito, marami mo rin ang umalis ng ibang lugar na rin. So, kaya kung isang hindi nila ma-identify, hindi rin parang kasi mga sa loob. Nasa loob. Kaya kalimitan na kita kung isang yung po ang mga nagpapagbigyan. Father, no? Sa hindi na lang tayo pagbigyan kasi mahirap ka lang yung simbahan. Pagkaman gusto mo na sila dito pagpagbigyan kasi sila yung parapyama. Pero mahirap ka lang yung simbahan. Ano mo ako magagawa kasi hindi mo nga yung sitwasyon. Pero sabi mo aming mga pagkilos ang pwede mo sana aming magawa ng mga magabang na nagagawa na ako, kaya lang medyo kulang pa rin yung assignments natin. Pero yun, yung pagkilos bilang isang parokya. At kumisa, mahina ko yung paunawa, lalo-lalo sa pag-religious. E sa pag-religious, ang gusto na nila yung isa. Kaya kumisa, kapag mo may mga paris activity natin, yung mga paris activity natin, hindi nila nakikita. Kasi bakit? Wala pa yung sense of the parish life. Sense of the parish life. Na maiunawaan ang kinakailangan yung maging pagkilos ay maging pagkilos ng Diyos. Na ito ang maging na dito na mamalani ang Espiritu Santo sa pagkilos ng parokya. Sa buhay parokya. Ito po yung kinakailangan natin lalo bigyan ng pansin. Kasi sabi nyo natin, ito yung mga hamon na nag-uusin mo natin. Ang kinakailangan natin yung patuloy natin ang pindahan na ito sa buhay parokya. Kasi ito yung pinakailangan natin. Kasi sabi nyo natin, yung iba, pwede magsimba ka sa kanyang kapag doon ka na ito yung magsimba ng lugar, medyo mahirapan kasi bakit hindi yun yung quality mo eh. Ay, mayroon na nalagay ko nito, the parish. Communion of communities. Communion of communities. Sa ating parang sila, mas maliging mga ulo mga kabataan. Medyo mas marami silang activities, mga parokya. Pero kung isa po, makita po natin yung ating parish communities. Kaya doon tayo matatagpo. Kapag piyesta sa San Martin. Isa. Kapag yung Lent and Resurrection. At saka yung Advent Recollection. Nakauti pa rin kumagawa. Kaya pwede yung sabi niya rin, wala tayong masyadong pag-ipipon. Na masyari natin pag-ipipon natin as a Paris. As a Paris. So nawa, nakita po natin yung mahalagaan na ito. Makikita natin yung pagkakuo kasi ito yung simbahan mo. It's not only me. It's not only you. Ang simbahan na Lord, it is us. Yung pagsama-sama natin at pagkilos natin bilang isang parokya. At sana po, maging bahagi na hindi lang po siguro sa bagay na pagtitipon ng panagang isa. Pero sana po sa mga programang pampastoral na makita po namin, kaya po mga yung aming patuloy na maagaya. Ito po yung mga sa mga yung aming po grupo para sa
Filipino workers, yung mga contractor. Kaya po, active ko lang yun ngayon ito. Itong Adelina 1A. Sorry, Adelina 1. Kaya isa siya ng magkakaroon sa Adelina 1A. May mga service. Kung hindi natin nakukuha, kasi bakit? Kasi ito yung mga programa na siya lang po ay lalabos. Magpintoro sa bawat sulok, sa bawat religious na kabila ng ating parokya. So, maging bahagi nun. Kaya, nasabi natin na humikipos ba ba yung Espiritu Santo? So, nalaki natin kung sa pagkakusin ko ay marami tayo pwede bigyan ng pagkasipat upang na maging bahagi patulog po ng pagnalaya ni San Pablo sa mga taga-Corinto sa kanyang sabi kong dalawang pagbasa. Kaya rin, ay makita natin yung maging bahagi ng ating contribution na ano ang itutulong natin sa gawain ng pagkilos. Katulad po ang ipanda ng magkabali na announce ko ng ating financial status para po sa ating glory. Hindi na po parang hindi. Kaya ko yung naanam sa rin. Para may tingnan yung kapit, you belong to the powers. You are part of the powers. This is what we have. Ito yung ating mga pagkilos. Ito yung dapat natin tingnan ng kapit sa katupang. Sabi mo ay, sino ito pagmamahal sa parokya ng isang pagkilos? Kung yung mismo mga pwede ay hindi nilaharap na sila'y kagulang dito. Do you expect na yung parokya ng bayan ng San Pedro mamahalin ang parokya ng San Martin? May sarili sila eh. May sarili sila. Kaya yung parokya ng bigyan natin ang parokya. Kasi hindi po yung kabaydala kung bakit tayo yung parokya. Na mapakalagaan natin ang bawat kabila sa ating nasasakupan. Para maging maluwanan po. Alam mo kung isang kapagod ay mamuhingi. Kung isang yung mga namuhingi, sabi ko, taga saan ka? Ado po kami sa Southfield. Sabi ko, pumunta kayo doon. Kasi ito, kasi mas kilala kayo doon. Mas maitunggihan ang mga suposto. Kasi bakit? Doon kayo eh. Doon kayo. Tsaka sabi ko, para maging maluwanan na, talaga ba? Ito mo ito. Kasi pwede mo sabihin na gano'n kayo. Kung isa sinasabi na tagaling gano'n sila sa pamarok. Pati yan ang mga sarap, hindi nila alam. Gusto ko lang masabi na tagaling gano'n, hindi naman sila tagaling gano'n. Kasi bakit? Yun yung maluwagin ng pagkikos, yun yung tinatawag natin the local church. The local church. At ito yung mga isang palakang palakasin mo ng ating simbahan. The provision of communities bakit? Kasi pinanahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo. Kaya pakinabangan natin. Pakinabangan natin yung biyaya ng pagkulungan na ito. Na pagkulusin ko ay napaka-pakapangyarihan. Kaya ba? Katulad mo po, kaya po inunan ko yung sekwensya. Kasi yung sekwensya, dapat bago mo, Hallelujah. Kasi yan yung sekwensya. Alin ang Espiritu Santo? Ang Holy Spirit, hindi na po yung awit ng Holy Spirit. Pero kasi ito ay tinalagay na maging bahagin ko. Kaya ba't halos pang pakayon ng alagaan ng elemento ng alin ang Espiritu Santo? Pero makita mo na rin, baka kasi hindi tayo nakukuspos ng Espiritu Santo sabagkat hindi natin ginagamit ang kapangyarihan na ito ay kaloob sa atin mula nung tayo ay maging pinyari. Baka hindi natin nadaanakit ang kapangyarihan natin bilang isang parokya
Kaya hindi namin napakamalagaan ang aming mga masasakupan. We could not expect to take on the members of our parishes kapag hindi natin alam kung saan tayo nabibita. At sana po, yung isang bahagi yun ang hindi namin pamalagaan na makita ko natin. Hindi yung problema na tumulong kayo sa ibang mga pagkilos, sa ibang mga parokya. Pero dapat our presence should be good para naman natin ang aming presensya at ang makasama sa tumulong natin kung mismo sa simbahang lupay na pinabibilangan natin. Nakasawag natin nga doon, parokya. Anong parokya? Parokya ang isang mati. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pamamalian sa lahat na may gawarang lamang pagpunta. Sumasampalataya ako po sa Kristo ang hindi sa anak ng Diyos pagmamalian na nagkakawang tao sa lahat ng Espiritu Santo ipinanganak sa